Hello mga ka-Candy Art, sa video na ito ay magre-review tayo nitong Brute Furnace 72 Oily Pencils. At lahat ang sasabihin ko dito is my own opinion lang po ha. At kung may nasabi man akong hindi niyo nagustuhan, I'm very very sorry, apologize pala. Enjoy watching and subscribe to my YouTube channel. So, ang unang masasabi ko dito sa Brute Furnace 72 Oily Pencils is maganda naman po siya sa pag-blend po. And kailangan pong matulis palagi ang inyong lapis at inuuna ko po yung sa side po ng mata and then yung bilog niya na medyo dark and then nilalagyan ko na siya ng mga pencils na ginagamit ko. For more information po sa mga ginamit ko, nandyan po sa baba lahat ng mga numero nitong Brute Furnace na ginagamit ko, 72 Oily Pencils. Ang kanyang quality po guys is kapareho lang po noong ginagamit ko po na Fiber Castle po na classic po. Yung sa unang video ko po, kung mapapanood nyo po yung unang video ko po na ginamit, yun po din po yung quality nitong Brute Furnace. At hindi na po kayo dito lugi dahil marami na po ito, 72 na po, salagang 500 plus po. At meron po akong video kung paano ko po in-unboxing at sinatch po ang mga kulay nitong Brute Furnace po na ito. Guys, kapareho lang po niya talaga ng quality ang aking Fiber Castle. At sa una talaga, mahihirapan po kayo. At kailangan meron kayong patient at mahaba-haba yung proseso na gagamitin ninyo kapag kayo ay nagko-color pencils. Ganun din po dito ang na-experience ko sa Brute Furnace. Sa una po, medyo meron siyang mga spots-spots na na-spread sa papel. Kailangan kapag nagli-layering kayo, kailangan meron kayong base tone, mid tone, and dark tone. And kailangan ipinapapractice po ninyo yan sa papel para hindi kayo magkamali kapag nasa actual na. And kailangan pinag-aaralan ninyo mismo yung kilay, mata, ilong, tsaka bibig. At lalo na kapag nakasmile yung reference natin, kailangan mas maigi nating tingnan kung paano natin mapapaganda yung ngipin. Kasi yun po yung pinakamahirap. And lalo na kapag colored, lalo-lalong mahirap. Kaya dapat patient lang po. Pasensya na po kung hindi masyadong kompleto ang video ko na ito dahil na-delete ko yung ibang parts. Pero sana yung po sa inyo yung video na ito nakatulong and meron kayong mga natutunan. Kailangan po kapag kayo po ay nag-skin tone, mag-experiment po kayo. Kailangan marami po yung ginagamit nating mga color pencils para mas umangat yung kanyang pigmentation at ng kanyang kulay sa papel. And para sa hair, Diamond Cool Pencil yung ginamit ko sa kanyang hair and ball pen po na walang tinta para sa highlights and konting erase-erase po sa mga iba pa pong parts na hina-highlight po natin and meron tayong soft na charcoal din po para po sa mga soft parts po para maging maganda po siyang tingnan, yung parang niliha po na charcoal. And huwag niyo pong kakalimutan ng kanyang tainga, kailangan pong meron din po yung mga highlight and shadowing. And ganun din po sa leeg, dark to light, at marami tayong mga color pencils na kailangan explore. And para sa kanyang buhok naman, ay sa kanyang t-shirt pala po guys, sorry, pentel pen lang po yung ginamit ko dyan. And yun lang po para hindi ko na po na-videohan. And yun lang po, and sana mayroon kayong natutunan sa aking mga tips and thank you po for watching. Don't forget po to subscribe.